like that, the side, and then ganan. Problema yung pagtambayan. May solusyon naman dyan. May sakit ho ako, oh. Hindi nyo wala ako tatanungin kung okay lang ba yung pakiramdam ko. Kasi yung sarili kong pamilya, ang tingin sa akin, pera lang. Pera. Nitong nagdaang taon, isang vlogger ang nagpasaya sa ating mga kababayan dahil sa kanyang kakaibang singing tutorials. Isa na rito ang kanyang Elsa, Do You Wanna Build a Snowman? Video na umani ng 2.5 million views sa Facebook. Siya'y walang iba, kundi si Dan Vibes na tumong Liloan, Cebu. Isa siyang teacher na nawala ng trabaho nung kasagsagan ng pandemya. Ating alamin ang mga hirap na kanyang pinagdaanan bago siya naging isang sikat na gaming video creator. Dito lamang yan, sa aming episode na pinamagatang Queen of Pyok ng Cebu, La Danica Areglado Gokong Story. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Danica? Yes, ma'am. I'm sorry, ma'am. Ma'am, nakalimutan ko kasi yung volume-matic dun sa part na me! Ay, talaga amot. Ma'am, pasensya na lang kasi hindi ko na na-align yung esophagus ko ba? Tsaka yung diaphragm ko. Ma'am, one more pa, ma'am. Kasi ano, you know, music without volumatic is nothing. Ah? Ma'am, kasi you know, I have brain cells and a lot of brain cells in my body. That's why I have to show it, ma'am. From the top, ma'am. One more, ma'am. No more na, ma'am. Sabi ko nga. Hi, Teacher Dan! Hello, Tita Mel! Hi! Kamusta yung pamilya ninyo nung mga lumalaki pa kayo, 10 anak? Naku! Actually, Tita Mel, napakahirap po. Uh-huh. Kasi may mga bagay na hindi mabibigay ng parents nyo. Anong hanap buhay ng parents nyo ba? Yung mama ko po, nagtitinda ng kandila, at yung papa ko po, siya po yung taga-igib ng tubig sa mga tindahan. Ano naman ang pangarap mo ba nung bata ka? Pangarap ko po talagang maging isang ganap na guro po. From school, magtitinda po kami ng kandila. Kahit naka-uniforme po kami, grade 1 po ako nagsimulang magtinda ng kandila up to nag-college po ako. Pampaliwanag ng buhay! Ito na naman yung magkapatid na kadiri, oh. Tila kayo dyan! Init-init, naka-jacket. Bari mo nga yan! Tingilan mo nga yung kapatid ko! Bari mo yan! Nainggit? Ikaw din! Isa ka pa! Tawan niyo ngayon, ate ko! Ate! Ate, oh! Lumayo ka nga! Lumayo nga kayo! Inaano ba kayo, ha? Talagang lalayo! Mahaw pa kami sa inyo, eh. Masalbahin to! Nakikita mo to? Bigat to? Sample ko kayo sa mukha-mukha ninyo, ha? Woo! Ano? Balis na kayo! Kala mo kung sino? Fatima, tudong ko. Sakit pa. Sorry. Ate, bakit ba ganito yung mga balat namin? Ano po ba talagang sakit namin? Dadong Jonas ko. Kung naalam, eh, di ba nga si Mama nga pinatingin kayo sa ospital? Maski mga doktor, hindi naman masabi eh. Anong mga sakit ninyo? Eh, ate, mamamatay ba kami? Uy, puyag! Fatima, dali ka nga magsalita ng ganyan, ay! I don't like the negative vibes karun, ha? Basta mag-trust lang ba kay God? Na hindi niya tayo pababayaan. And I promise, don't you worry, pag ako nagka-work, bibilhin ko lahat ng mga gamot ni Muday. Magpapatayo ka rin ba ng bahay, ate? Dong, malaking malaki dong. Para hindi tayong magsiksikan ba? Talaga? Mm-mm. Tapos ito pa, tagaan niyo sa bato, ha? Makakakain tayo ng maraming burger, ha? Ako naman. Oh, let's go na. Tara. Maglakad na tayo, magbenta tayo para marami.
Thank si Step. Saan si Step? Ayun, pinapatulog na yung baby. Ma, kayo po hindi po kayo sabay, ma. Paano ako sasabay? Eh, kulang pa nga yan sa inyo eh. Ang hindi ko kasi maintindihan, bakit kasi ang konti ng benta ng kandila? Eh, dumating naman ho kasi yung mga nang-aaway sa amin ni Ate Fatima eh. Eh, sana hindi mo kasi pinatulan! Danica. Po. Ngayon pa lang ha, maghanap ka na ng mapapasukan. May college na po ako. Ano college? Mapapasukan na trabaho ang ibig ko sabihin. So, kailangan ko pa bang ipaalala sa inyo na mahirap tayo? Ma, gusto ko po talaga mag-aral eh. Gusto ko po maging teacher. Bulag ka talaga, no? Bulag ka, no? Hindi mo ba nakikita o wala tayong makain? Kolehiyo, ano, teacher-teacher, ambisyosa! Jocelyn, suportahan na lang natin anak natin. Suportahan? Gusto mo pag-aralin ang anak mo? Bakit sa tingin mo, yung 150 ang binibigay mo sa akin, nakita mo gabi-gabi sa pag-iigib ng tubig, may mararating yon? Sige, konsentihin mo ang ambisyon ng anak mo. Sana, bigyan mo rin kami ng maayos na buhay! Ma, tama na, ma. Tama na po yung ginagawa niyo po kay Papa. Dapat pala lalo kami mag-aral eh. Kasi kung hindi, mamalitin lang din kami ng sarili naming pamilya. Maghanap na lang ako ng scholarship para makapag-aral. Magmamalaki ka pa! Bahala ka nga sa buhay mo! Ate! Ate! Ate, alis ka na ba talaga? Sigurado ka na ba dito? Eh kasi dong, ito yung scholarship na gi-offer ni sister eh. Kailangan ko namang kunin to siyempre para makagraduate na ako. Tapos mapag-aral ko din kayo ah. Ate, bakit pa bigla-bigla naman? Tsaka bakit hindi ka namin pwedeng puntahan sa school mo? O kaya ibigay man lang yung address na dinaan nyo. Ate! Eh, yun yung patakaran nila eh. Anong gagawin natin? Ante. Tsaka yung day madre yun. Takot na lang yun sa Diyos kung lukuhin niya tayo, day. Ante. O sige na, Diyos ko. Baka Ante, hindi mo man lang bahintayin sila, mama. Ayun na lang magsabi. Sige na. Ante. 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 Ano ba? Pagod ako. Ano nangyayari dito? Galing ba kayo sa iyak? Eh, si ate po. Ano nangyari sa ate mo? Nagpunta na po ng simbahan. May magpapaaral daw po sa kanya. Ano? Huwag kang mag-alala. Parating na yun. Gustong-gusto nga makapag-aral eh. Sister! Oh, kanina pa ako dito. Ang tagal mo naman. Ano? Ready ka na ba? Opo, ready na po. Pwede ka na. Sumakay ka na kaagad. Dali, ito ka. Danica! Bumaba ka dyan! Masama ang kutob ko dito. Bumaba ka! Danica! Bumaba ka dito! Ma, ano na nangagawa mo, ma? Utang na loob, bumaba ka! Masama ang kutob ko dito, bumaba ka! Eh, ma, di ba ayaw mo naman ako paaralin? Eh, kaya ito na nga po, oh, gumagawa na po akong paraan para makapag-aral na. Pero hindi sa ganitong paraan! Nabigla ka na lang lalayas na hindi namin alam saan ka o gilapin! Ma, pag sumama po ko kay sister, wala ka na pong problemahin, ma.
utong na loob, Danica! Katigaan niyo mong ulo, no? Baba! Ano ba? Kasama ka ba talaga sa akin o hindi? Kung hindi ka sasama, bumaba ka na ng taxi. Inaksayin niyo oras ko, mga buwisit na to. Baba! Baba, Danica! Eba nga po, mababa na po ako. Sige! Umalis ka na! Ano na ako? Attempted kidnapping. Ano, mga peking madre? Hindi na po bumalik yung madre. Nagalit po siya dahil hindi ako nadala. Hello, pa. Pa. Pa? Pa? Uy. Pa, pati ko ka matulog? Nagating ka talaga ng lamok dito. Sige na kasi dun sa loob. Kunting galaw ko lang. Itatabi ko yung balik ng kapatid mo. Naawa na ako sa kanya eh. Dan? Po. Pasensya ka na. Saan po? Ito lang na kayaanan ng papa mo. Wala, uy. Ba't ganyan ka mamagtok pa? Ang swerte-swerte nga namin kasi ang papa namin over-over ang sipag. Yan lang. Over nga sipag. Hanggang doon lang naman ang kaya. Kahit anong sipag pa. Sa kagustuhan makapag-aral, munti ka na mapahamak. Kasi wala akong kakayanan mapag-aral ka eh. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Dan. Kung may nangyari sa'yo kanina. Pero alam mo, kahit ano sabihin ng mama mo, tsaka kahit ano pa sabihin ng mga tao, huwag mapapansinin na. Kasi tuloy mo yung pangarap mo. Pa talaga over-over naman yan sa drama. Nung oras ay ako'y maiyak naman. Pag sumukanta na lang kita. Tulog na tayo. Hindi pa, isa lang. Tulog na tayo, Dan. Bakit? Natukla ako eh. Problema yung pagtambayan. Oo, may solusyon naman dyan. Breathe in, breathe out, kalma lang. Smile dyan. Lo, mama. Talaga bang gusto mo mag-aral? Opo, totoo. Gusto ko talaga mag-aral, ma. Kaya po kayo, ma? Mag-aaral na ako, ma? Oo. Pa, mag-aaral na ako, pa? Ay, huwag nila. Kasi mama, nakatay na parang buliwag na sinabi niyo. Hindi kayo naman, ma, joke dyan. Mag-aaral na ako? Breathe in, breathe out, ka? Salamat mo. Love you. Bawiin ko kaya. Simula noon, sinuportahan na si Dan ng kanyang ina sa pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya kung saan-saan sila naghanap ng scholarship. Kasabay nito, nagpatuloy si Dan sa pagbebenta ng mga kandila. At pinasok na rin ang ibang mga trabaho gaya ng paglilinis ng mga opisina at maging ng kalsada. Bumaha man o bumagyo, iti ay di
hindi nagtagal ay nakapagtapos si Dan sa kolehiyo. At habang naghihintay ng board exam, ay agad naman siyang nagturo sa isang pribadong paaralan. Pero sa kabila nito, hindi niya nakalimutan ang mga batang gaya niya, nakapos pero gustong matuto. Tinuruan sila ni Dan nang walang hinihintay na kapalit mula sa kanila. Bye! Uy, bukas ulit ha! Sige, ingat kayo! Bye, class! Danica! Oh. Pero ba yung pinagagawa mo? Alam mo, nag-graduate ka, pero hindi ko kasi maintindihan bakit na nagtsatsaga kang maging teacher-teacher dyan sa mga kapitbahay. Ma, ako ba share your blessings nga, di po ba? Tsaka yun din yung ginagawa sa akin ng mga teacher ko nung bata ako. Kahit pa, alam mo, ang mabuting gawin mo, ha? Maghanap ka na pwedeng pangdagdag para kumita! Ray! Alam mo, isa ka pa! Reklamo! Bakit ka nagre-reklamo? Yan talaga makatay, di magtiis ka? Kasi naman maging kalbaro yun ang buhay mo. Reklamo. Di kahit wala naman po may gawin eh. Basta-basta lang po tumutubo yung masugat na yan. Palibasa ko kasi hindi niyo po maintindihan eh. Kaya ganyan po kayo magsalita. Jonas. Jonas! Dudong! Dudong, Jonas! Saka punta? Akala namin na paano ka na. Ito ka lang pala. Alam mo, ate, walang araw ay hindi ko kinakausap ang Diyos. Pinagdarasal ko na sana makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Pinagdarasal ko na sana matapos sa itong paghihirap namin ni Ate Fatima. Ate, pero ba't ganun? Bakit parang ayaw niya akong pagbigyan? Dong, hindi liman totoo yan. Laging nakikinig sa'yo si Kad. Nakikinig, wala naman pong ginagawa. Ano po bang dahilan bakit ganito kami? Sama po ba kaming tao? Hindi po ba kami mahal ng Diyos? Pagod na pagod na po ako. Hirap na po ako. Tung, huwag ka mawala ng pag-asa doon, ha? Dudong po. Ate, ang hirap po eh. Paano kayo hindi mawawala ng pag-asa? Wala naman pong mangyayari. Hindi. Yung sugat namin hindi gumagaling. Kahit anong dasal, kahit anong kapit, wala. Hindi kaya nga, pag hintayin mo lang si ate, di ba? Promise sa'yo ni ate, mag-iipon si ate. Ate, pagod na po. Pagod na po ako. Hindi ko na po kaya. Kaya mo yan, Dong. Kayang-kaya mo yan. Kunti na lang, kaya ko ng gamot mo. Diba, maiinam mo na kahit papano mababawasan na yan. Pag nabawasan na, nadalala, mapunta tayo sa doktor. Pabalik tayo. Baka naman, gumaling ka. Dong! Jonas! Ate, ano nangyayari? Jonas! Dong! Wait lang! Kumuha ka ng tulong! Jonas! Ano ito? Habang buhay na nilang taglay yung kanilang sakit? Hindi, were tayo, sabi ng doktor po, sa blood daw po nila,
Bali, every time na maano po sila ng hard po ng maano po sila. Magasgas? Opo. Pag direct sa heat naman po, maano po yung mga balat nila. Sino ang masakit? Naging epekto kay Dan ng pagkawala ng kanyang kapatid. Pero sa kabila nito, pilit na gumawa ng paraan si Dan upang maibalik ang ngiti ng lugmok niyang pamilya. Grabe naman yan, uy. Ba't ganyan naman maamukha natin? Sigurado niyan si Jonas na nakaligo niyan sa atin. Hindi naman niya gusto yung ganyang mukha natin na super sad. Mag-smile naman kayo dyan, uy. Ayaw nyo, ha? Problema yung huwag tambayan. Ooh, may solusyon naman dyan. Breathe in, breathe out. Kalma lang. Ah, smile nga dyan. Bawal sumimangot. Bawal malungkot. Sa good vibes, agmadamot. Ay, naku, ambot. Breathe in, breathe out. Kalma lang. Ah, smile nga dyan. Yee! Ano ba? Ha? Sa tingin mo, may babalik yung kapatid mo? Sa pagkanta-kanta mo? Jocelyn. Ma, maalam ko naman yun, ma. Hindi naman natin na mababalik si Jonas. Pero hindi naman pwedeng ganyan o na mag-stop tayo sa life dahil lang nawala siya. Wala na. Wala na si Jonas. Wala akong nagawa. Alam ko namang ginawa mo lahat ng makakaya mo, di ba? Yan si Jonas. Si Dudong, alam kong naramdaman niya yun, ma. Alam niya yun, nakita man niya yung sacrifices mo para sa kanya. Padayon lang, tama, ha?
tila hindi matapos-tapos sa mga problema ni Nadan. Dahil kamamatay lang noon ni Jonas nang magkaroon naman ng pangmalawakang pandemya. Natigil siya sa pagtuturo, kaya nag-private tutor na lang muna siya sa halagang 150 pesos per hour. Pero maging ito ay naging panandalian lamang dahil delikadong mag-tutor siya ng face-to-face sa kanyang mga tinuturoang estudyante. Ito nga po pala yung kinita ko po dun sa pag-tutor. Yan lang muna, ma, kasi yung mga tinututor ko ba, takot sa COVID eh. Ayaw kong papuntahin dun sa bahay nila. Ito lang? Eh, magbabayad tayo ng kuryente. Ano? Mapuputulan na naman tayo? Don't you worry, maghanap naman ako ng work at mag-ask ako ng iba pang estudyante. Kambot sa imo. Danica, kanya ng mukha ni mo, Day. Di ba naman end of the world, ah? Tat mag-smile ka. Mag-smile. Taka mo, Day. Smile ba smile kay happy? Yan. Isigam ang mata, Day. Isiga. Yan. Smile ba? Bigger. Bigger. Ha. Oh. Dapat magpapatali sa buhay, Day! Smile. Okay, class! Do you understand? Siguro gusto niyong matutunan yung favorite song ni Teacher Dan, no? Okay. So this is how you do the proper way of, you know, the volume-matic expression, ah? Like it dapat should align the esophagus and the diaphragm. Uy, ate! Uy! Ate! Anong ginagawa mo dyan? Kung naman talaga, kita mo parang ing-ing na yung ate mo, no? Dynamics ko kasi magturo naman sa class. May imagination ba? Ate talaga. Gusto mo i-video na lang natin. Huwag na din. Kunwari ka pa. Hindi pwede mag-video na wala akong lipstick. Dali naman na! Talaga. Ready mo na yung lipstick. Phone. This is it. Pansit. Ah, yes, hey. Game? Teacher Dan is ready. Okay. Lights! Camera! Action! Pagtunay! Dini, ala siya ang kanya flow. Dito na nga nagsimulang gumawa ng mas marami pang online video si Dan para magbigay aliw sa ating mga kababayan sa panahon ng pandemya. Ate Dan, Ate Dan. Mm. Tanawan yung video. Ayan na. Yung video? Ang dami-daming likes at shares. Viral ka na, ate. Anong viral ba? Ayan o. Wala, di ko pa nakita yung wala pa akong pandata eh. Ayan o, ang daming natutuwa sa comments. Katingyan? Ganahan ako kay teacher. Todo ang acting. Nakaka-good vibes. Pinapasaya ko yung mga tao. Wait. Wow naman yan. Galing. Hala, uy ate! Naka-100,000 views ka na! 100,000? Ano? Laginoo? Ang galing! Ang galing! 100,000? Yeah! Sus! Kala ko naman 100,000 pesos! Di ate ka, Jocelyn. Lingaw-lingaw lang na sila. Sabadi ha, dong, uy! Uy! Tingin nga! Friends, anak ko nung tinitingin kahit ko. Alam mo, Nanika, maghanap ka na lang ng ibang trabaho kasi naman nabubuang-buang ka dyan sa paggawa-gawa ng video. Akala ko naman na laki-laki ng kikitain mo. Ala, hindi giginhawa ang buhay natin dyan! Naisip na bumili ng second-hand na kamera
no? Wala kang ipon, naubos ang pera mo, no? Nagpandemya nga. Actually po, bali kahit nasa college pa po ako, napakakwela ko na po, grabe. Sabi ko sa sarili ko, why not naman na i-rein ako yung mga happy moments or mga kalug moments ko, no? Sa pagbibideo. Hindi ko talaga literally masabing vlog pala yung tawag na sa ganun, oo. Teka, let's talk about your love life. Paano mo nakilala si Bonin? Na-hack po yung Facebook page Aba? Ko. Dahil may common friends po ako, eh, siya yung inirekomenda na tulungan ako. Okay. So, tinulungan niya po ako sa para ma-recover po yung page ko. And afterwards po, tuloy-tuloy po yung pag-uusap namin. Ganong katagal ka niligawan bago ka sumagot o sumagot agad? Kasi dalagang Pilipina po ako, Tita Mel, so mga 3 months po. O, dali-dali, magkain na kayo naman. Ang dami niyan. Ito, ma, o. Oh. Papa, milk tea, ma. Milk tea. Ma, grabe yung dami. Ito, uy, seryoso yan. Dali ka na. Lahat siya ibinigay dahil nagustuhan nila yung video mo? Oo, ma. Hindi ko nga rin alam. Nagulat din ako. Milk tea yan, ma. Thank you. Dan, kapag dapat gumawa ka ng maraming video? Ay, naku, gagawa talaga ako maraming videos na yan. Kasi itong si Bonin, si Mile, nagturo man sa akin na paano yung magkita dyan sa video. Yung isa kong video, Dai, yung nag-viral, kumita ng 9,000. Ay, ayos! Yes pa! O, edi makakabayad na tayo ng kuryente, tsaka makabili na ako ng karne pang ulam. Uy, makakabayad! Kapag adobo ako, tsaka silig. Ay! 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 Ito pa muna ko tipa, o. Natawag. Wait lang. Sarap. Hello? Hello? Yes? Ay! Yes po, this is Teacher Dan. Yes, Danica Gokong po. Talaga po? Ay! Sige po, basta mag-message lang po kayo. Opo, same number. Sige po, anytime. Okay, daghang salamat po. Okay, bye. Mafa! Nagtawag yung Jimmy Seven? Oh. Mag-guest daw ako sa TV! Mag-guest daw sa TV! Talaga? Dahil sa kanyang videos, unti-unti nangang nakilala si Dan, hindi lang sa social media, kundi maging sa telebisyon. At unti-unti na rin niyang natulungan ang kanyang pamilya. Salamat. Bukas ulit, ha? Papa. Sige po, salamat po. Ingat, mag-ingat. Ate, natupad mo nga yung pangako mo kay Jonas. Nakakapagpatayo ka na ng bahay, oh. Oo nga, eh. Sayang, hindi na naabutan. Pero bawal sad. Di ba pa? Dan! Po. Nung sinabi ko nga pala sa'yo, ha? Alam mo naman, due date, yung pang-grocery, yung para sa tita mo, yung papagamot sa pinsan mo. Opo. Bilangan ko lang, ma. Oh. Uy! Lakas mo na talagang kumita, Dan! Paglaki ng pamangkin mo, ha? Pag-arali mo siya. Ay, naku, Dong! Magsipag ka sa buhay! Alam ko namang mabait tong si Danica, di ba? Kaya naman. Ay, naku. Alika na, tingnan na natin yung kwarto. Ay! Lodong. Anak. Baka naman binibigay mo lahat sa amin. Pag-iipong ka rin, ha? Tsaka, huwag mo pababayaan ang sarili mo. Tsaka, alam ko na nagpaplano na kayo ni Bonin magkapamilya. Ha? Thank you, pa. Oh! Ay! Balloon. Ano nangyayari sa'yo? Ko alam pa na. Bigla naman ako nahilo. Halika. Sa loob tayo. Halika. Dandan lang. Sige. Gusto ko patapilok. Danica?
Doktora, kamusta po ako? Buntis na po ba ako? I'm sorry. Pero negative. Ang totoo niyan, mahihirapan kang magbuntis, Danica. Bakit naman ho? Mayroong cyst sa ovary mo. Kailangang matanggal ito sa lalong madaling panahon. In some cases, pwedeng mag-lead ito sa cancer. Anong ginagawa mo? Ano ba sa tingin mo, Dong? Pawisa. Pawisa lagi. Mahal, dili naman ako pwede mag-stop. Dapat nga mag-isip pa ako ng ano eh, ng ano bang mga concept na yun para sa videos ko kasi Mahal, paano pag nawala ako, Mahal? Paano yung pamilya ko? Mahal, kumalma ka nga. Hindi ka mamatay. Okay? Unsay imong giingon? Nung nagkasakit ka, papano ka? Bali, hindi ko agad nasabi sa kanila na nahihirapan na ako. So, tinignan ko na po yung ano ko, savings. Wala na po, so... Gihipon lang po, Ma. Hindi nga pala ako gumawa ng mga bagong kandila, ha? Eh, hindi naman natin kailangan, eh. Nga pala, Dan. Magkano nga ba yung kinita ng huling video mo? Grabe pala ibang vloggers, no? Mahabot na sa 1 million yung kita nila. Talaga? Ikaw ba? Wala. Baka namang milyonaryo ka na dyan, hindi mo kami sinibigyan, ha? Wala to! Yun na lang ba talaga yung tingin nyo sa akin? May sakit ho ako, oh. Hindi nga ako makalakad ng maayos. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Wala lang ba talaga yun sa inyo? Ay. Anak? Hindi naman ako nagre-reklamo, Ma. Hindi man. Mas gusto ko ka na ganito, nakakatulong ako. Kaso bakit ganun yung nararamdaman ko, pakiramdam ko para ako... Para akong isang kandilang nauupo. Ubos na ako, Ma. Ano man lang, di ba yung tanongin niyo man lang ako, na okay ka lang ba? Kumain ka na ba? Ano nararamdaman mo? Pagod ka ba? Nak, kung napagod ka, okay lang, sige, hinto ka lang, nasasaktan ka na ba? Kaso hindi, no? Unan yung tanongin, Nak, marami bang nanood ng video mo? Magkano kinita mo dun sa video mo? Kuya Ajay, hindi madali. Hindi madali mag-isip. Alam mo, ganun lang, pero hindi na ako makatulog. Para lang mapasaya ko yung ibang tao, pero ako mismo sa sarili ko, hindi ko mapasaya yung sarili ko. Bakit? Kasi yung sarili kong pamilya, pakiramdam ko. Ang tingin sa akin, pera lang. Pera. Sacrifice, kahit yung kasiyahan ko minsan. Ito, anong wish mo na lang para sa family?
sana maano na sila, ma-okay na sila, no, ma? Matanggap na din nila if ever I decided to. Oo, I know kasi darating ninyo. Pati yung ibang kapatid ko na they'll be able to find din also, no, na hindi mag-rely. As in, sinabihan ko yung mga munyong kapatid ko na not all the time yung that interview. I help. Diba? Ito talaga, uy, kami, before, nagtitindaw kandila para lang magkapera. Kaya, kanin ka sorry mo, po. Kaya, ano kayo, mag-aral. Nadala lang naman ako dun sa interview, eh. Hindi nyo na po dapat yun napanood, eh. Ano ka ba, anak? Okay lang yun. Eh, gusto rin naman naming marinig kasi lahat. At saka tama ka naman, eh. Nalunod kami sa lahat ng mga binigay mo sa amin. Nakalimutan ka namin. Nakalimutan namin na pwede ka rin masaktan. Ako rin, Dan. Sorry, ah. Ako tong kuya mo, pero parang inasa ko na sa'yo yung lahat. Pero huwag ka maglala. Lalo ko ng pagsisipagan ngayon. Sorry din, ha? O, napagod ako. Pero hindi naman ibig sabihin nun, eh, pagod na rin ako na mahalin din kayo. Kaya gumawa ko kaayo ka mong tanan. Siya nga pala. Hmm. Kamusta nga pala yung lakad nyo? Good news, ma! Ah! Uy, milagro daw na wala yung sis ko! Ah! Tsaka, ma, po, magiging lola't lola na ako. Ah! Talaga, sana huwag manahin ang anak mo yung pagkapayok mo. Pwede na. Alam mo naman yung dahil sa payok na yun, nabuhay tayo. Ay, diba, madaming burger. More piyok, more fun. More fun! Ganon. Like, yung may wag yung like ice mo, isigaw mo yung ice ng fun! Alik ka nga dito, alik ka nga dito. Bless you, ma. Ay, naku. Teacher Dan, maraming salamat ha sa oras na binigay mo sa magpakailanman. And we wish you good luck in all your endeavors. At ganun din sa dinadala mo ngayon, ha? God bless you and God bless the baby and God bless your family in the future. At maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat po, Tita May. Ingat po kayo dyan. At ikaw din. Isa si Dan Vibes na nagpapatunay na ang pandemyang ito ay hindi sapat na dahilan para tayo ay sumuko. Mali-mali man ang kanyang pagbikas ng mga salita, tama naman ang kanyang tinahak na landas. Wala man siya sa tono, eh dinig natin ang boses ng kanyang pagiging positibo sa buhay. At ito ngayon, pinagkakakitaan niya para makatulong sa kanyang pamilya. Maging inspirasyon sana siya sa ating lahat para patuloy na lumaban at bumangon dahil kalakip ng matinding pagdarasal ang bawat isa sa atin ay makakaraos at makakamtan ang mga pangarap. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magtatagumpay!